Yo, what's up mga ka-review? This is Ken sa KTV at ngayon magbabalik na ako ulit sa aking paggawa ng videos, no, mga ka-review. Dalawang linggo tayong namahinga dahil sa kadahilan ng may sakit tayo, no. And yun nga mga ka-review, ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial about dito sa iPhone 7 Plus bypass iCloud version niya 14.8. So tara, simulan na natin 'to. Mga ka-review is ang gagamitin natin ang bypass is yung 12.5.4 ba yun? Yeah, at 12.4 pala na check ring. So gamit ko Mac OS. So kung mapapansin nyo po yan, sorry, iPhone 7 Plus but not supported. So ang gagawin po natin dyan is via terminal tayo. And then buksan natin uli yung application. And so right click natin, then show package, content pang OS, drag, and then close natin to, hit na natin to, and type natin dito negative S, and ito si phone, no. So ang gagawin natin dyan is DFT mode lang natin, volume down and power button. Bitawan natin yung power, yan natin siyang mag-run. So ayan, na-detect na. Lipat naman tayo kay Windows. Tara. Latest version, no, mga ka-review. Ito yung bago niyang labas. Siyempre, kailangan natin i-register yung unit. And then, click natin yan. And then, after yan, click. Your serial is success na at naka sa DMA pala to. So bypass, malaman natin kung ano na nangyari. So yan, antayin lang natin na mag 100% bypass iCloud yung unit para naman sa ganon, isa ganon yung magiging ganon. At syempre kailangan din na okay, tama, lumabas na rin yung ating hindi ko na binuksan yung ating wifi, no? Dinirect ko na
At kanina hindi naman siya nabubuksan. Dahil nga sira yung home button natin. So, ganun lang kasimple yung mag-bypass Icloud, mga ka-review. So, kailangan lang natin ng pang jailbreaking, and syempre kailangan natin ng Windows para makapag-proceed tayo sa bypassing sa unit ng iPhone. So, yan. Sana ay may matututunan kayo dito sa aking pagbabypass. Yung kanina, ang dinagdag ko lang na command is negative C, negative B, and negative S dun sa terminal ng Mac. No. And kung meron naman kayong pang-bypass sa Windows at pwedeng i-terminal, terminal mo. Ito yung unit na tutubusin na. Tuhan tsaka tuna. Yung J7 Pro ang tuna. So, yun na nga mga ka-review. Bypass na yung unit. And, so, yan. Click lang natin yung yes. And, okay. $10 automatic. Pabawas sa inyong credits. A simple question. Just joke lang. Or a tough one. No. So, yan, no. Maraming salamat sa software ni FRP5, no. 2.7. Napakahusay at napakagaling po talaga. So, let me do this. So, tayo sa ating Wi-Fi. Check muna natin mga ka-review kung untethered ba siya. Fully untethered. Patayin natin. And then, siyempre, buhayin natin siya. Mga ka-review, successfully untethered ang ating nagawang bypass iCloud dito sa iPhone 7 Plus. So, see you on my next video tutorial. And syempre, kung kayo yung bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-hit, mag-subscribe, and click notification bell para lagi kayong updated. So, ngayon ako nakagawa ng video dahil